We need the strong and the courage of God to become a leader, to face of the opposition, to do and finish the will and work of God, and to achieve what we are together. The battle is not ours, but of God. Sabi ko nga sa inyo, maraming aral na hindi kumasok ko sana. Pero maraming naman abi sa akin yung pray sa aral. Marami kong gusto ikat pagkatapos ng aral. Pero may mga naman abi sa akin pag yung pag-ikat dahil yan naman ang totoo. Hindi yung sasabihin nila kundi kung ano yung katulungan. Panginoon, sapagkat ako ang Diyos na ito.
ilaw pang comment yung patungkol na nangyari. Ang ganda ng sinabi ng Lord, through prophecy, you will become great in the eyes of men. So the Lord is saying unto you, just be the be strong and be the great. So Father, I pray, let your boldness and courageous spirit come upon them now. In the mighty name of Jesus Christ, Lord, the Son of the Living God. So bow down your heads and close your eyes. Oh my God!
sa mga nagmamahalan na tumatanggap ng promosyon sa Diyos nang sinasabi, it's harvest time for me and it's great harvest time for me. Sabi nga na isang kapatid, nagpatotoo siya na Sunday, totoo ang prophecy ng lingkod ng Diyos. May mga surprises. And I want to say to you, the best is yet to come. The best is yet to come. Only love the Lord your God with all of the oil of hearts on my head. Thank you.
gawin mo. Pakitanggan mo na sa akin si Sister Christine, hindi unahin natin siya. Father, for your comfortable love, you know. Hindi ang yaman ng mundo. Kundi, ikaw na kayamanan. Pag-aaral ng pag-aaral ng buhay, pag-aaral ng pag-aaral sa buhay sa araw.
sila. Bigyan mo siya ng tagumpay, ng tuloy ng tagumpay. Ikaraman na po sa aming Panginoon ang inyong karakalan. At ibinibigay ko na niyo sa inyo ang pinakamataas na karakalan. Oh, thank you, Father. We desire nothing but Jesus. Sa ating mga buhay. Because we cannot live without your anointing. And we believe in your promises, Lord. Itagay natin dito yung offering bucket natin. At lahat ng pangangako na magbibigay ng malaki, more than their tithes, or sacrificial giving, o ano man ang tawag mo dyan, makinig maigi. Kung magbibigay ka ng hindi mo pa ibinigay sa tanang buhay mo, gagawin mo ito, hindi mo pa ginawa sa tanang buhay mo, o lalampasan mo yung usual mong giving, listen very carefully. At magtitiwala ka sa Diyos, o mangangako ka na hindi mo pa ibibigay ngayon, pero mangangako ka, you will give it sa mga darating na araw. Even I tell you and even I prophesy unto you shall trust the Lord. Ulitin ko sa Tagalog, kung magbibigay kayo ng kangayon ng isang pagbibigay na malaki, na hindi mo pa binigay ito at hindi mo pa ito ginawa ito sa tanang buhay mo, o lalampasan mo yung dati mong binibigay, o nagbibigay ka pero ibibigay mo pa rin yun, pero ngayon magbibigay ka ngayon ng mas malaki, iba sa binibigay mo ito, wala labas ito. O hindi mo kayang ibigay ngayon pero mangangako ka na ibibigay mo ito sa darating na panahon. Even I prophesy to you in the name of Jesus, great blessings and promotions and success and victory will come upon you. So okay? Kung sinong gusto tumanggap at walang pilitan, gawin na ngayon. Give. Hindi yung usual na pagbibigay mo. At kung hindi mo dala ang pera mo at hindi ka ready ngayon, bumuha ka ng papel. Sige po, buha ka ng papel. Ang pirasong papel, ilagay mo pangalan mo. Ilagay mo ang age mo at ang contact number mo. Ilagay mo magkano ang ibibigay mo at kailan mo ibibigay. Sige po. Pag munting nang kalibad ka ng likod at harapan, mag-concentrate ka, mag-focus ka ng sarili mo. Sige po. Pag lahat ng mga nakikinig at nanonood, kontakin niyo po kami. Nandiyan naman sa DVD yung mga contact numbers. O kontakin niyo sa 0922-851-6399. 0922-851-6399. So kalabutin mo katabi mo, wala na? Wala na yung takot mo? Sa tayong lahat ay kamayo. Alam mo, marami tayong kinakatakutan at marami tayong hindi maibigay. Next time na yung communion kasi late yung nasabi sa akin eh. Pasensya na ha. Late nasabi sa akin eh. Kayaan dyan ha. So, iunip niyo ang inyong mga kamay dito. Simple lang naman yan eh. Magbibigay ako ng 1 million sa ganito. Eh, wala ka namang 1 million, pero pinangako mo yan, bibigyan ka ng Diyos 2 million, yung 1 million para sa iyo yun. Yung 1 million para sa church. Ito ba yun? Subo ko na yan. So, yung mga nagbigay at pagbibigay pa, paging lahat ng mga nakikinig at nanonood, iunan natin ang ating mga kamay sa mga offering bucket. Panginoon, minsan ko lang po ito ginagawa at madalang gawin at mukhang hindi ko nga ito ginagawa.